Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa Banawe, Ifugao, Benguet. Atid ko po sa inyo ang ating unang pagbasa at ang ating pong pagninilay para sa araw na ito. Ngayong Lunes, para sa ikatlong linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating pong unang pagbasa ay napapatuloy mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6 verses 18 to 15. So chapter 6 verse 18 to 15. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alexandria, taga Sicily at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban sa kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazareth na ito at papalitan ang mga kaugaliang pinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat nang nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Muli po, mula po dito sa Banawe, Ifugao, ay atid ko po ang pagninilay natin at ang unang pagbasa para sa araw na ito. Na kung saan, maganda po yung bahagi na mapagnilayan natin, no? Na si Esteban po, ang sabi ay puspos ng Espiritu at walang sino man ang makatapat sa kanya o sabihin natin dahil sa kanyang karunungan ay talagang mas lumilitaw po yung husay at galing ng Diyos sa kanyang pagsasalita. Wala pong makatapat sa kanyang sinasabi, no, na pawang katotohanan. Sadyang ganun po, no? Kapag nasa panig ka ng katotohanan, hindi ka dapat matakot. Wala ka dapat pangambahan dahil kasama mo lagi ang Diyos. Pero sa isang banda, maganda pong pagnilayan din yung isang bahagi po, no, na mayroong mga tao na sinulsulan para po gumawa ng kwento laban kay Esteban, no, sa kanya pong sinasabi. At yung na siyang napapanahon po sa mga araw na ito, no, siguro pwede mapagnilayan natin, no, na tayo ba ay nakikiisa sa paggawa ng kasinungalingan? Tayo ba ay nakikiisa sa mga taong nagnanais na gumawa ng kwento para lamang masira mo ang isang tao? Kasi yun po, no, sabi nga, dahil hindi nila matapatan, dahil tama naman, no, yung sinasabi ni Esteban marahil, no, sa kanilang pagninilay, at wala silang makitang butas o kamalian. Pero ayaw naman nilang magpatalo. At dahil ayaw nilang magpatalo, ang naisip nila ay gawa na lang ng ibang kwento. Gumawa ng hindi tamang kwento. Kumbaga tinitwist, no, yung mga kaalaman. At talagang nagbayad o talagang nakipagkonsyabahan sa mga taong magpapakalat, no, at gagawa ng kwento. Diba? Sounds familiar ba? Lalo na sa panahong ito, no, na gusto nating lumitaw ang katotohanan pero sadyang marami ang nabubuhay at handang mabuhay kapalit ng halaga ay gumawa ng kwento
siraan ng ibang tao, no? Ngayon po usong-uso yung uso na naman po yung tinatawag na character assassination, yung wala namang makitang masama sa iyo pero hahanapan at gagawan ka ng kwento para lamang masira ka. Ito yung isang karanasan ni Esteban at maraming nakakaranas din sa panahong ito, no? Pero gusto ko sanang tingnan, pag nilayan natin yung isang aspeto na tayo ba ay nagpapagamit sa iba, kumita lang, ay gagawa ng kwento, pero tanong, ikinasisiya mo ba, ikinaliligaya mo ba yung kumita ka nga pero may sinira ka naman na buhay, gumawa ka ng kasinungalingan sa isang tao, pwedeng ikinayaman mo, no, dahil sa kinita mo, pero ikinasaya mo ba? Nakakatulog ka ba ng mahimbing sa ginagawa mong yan? Sa ngayon po, no, nagkaroon tayo ng mga termino, ng mga trolls, ng mga bashers, ng mga gumagawa ng kwento. Sabi po nila, kapag gumawa ka ng kasinungalingan, panig doon sa isang tao, mas maraming likes, mas maraming share, mas malaki yung kita. Minsan equivalent ng kung ilang views meron, equivalent sa halaga. Pero sana po huwag natin sanayin ng ating mga sarili, no, na mabuhay sa ganitong uri ng pamumuhay na handang magsinungaling para lamang sa konting halaga. Kasi talagang hindi po natin ikakaayos ito, eh. Marami na po yung nalilito ngayon dahil hindi na alam kung ano ang tunay na katotohanan. Yung nakaka-disappoint din kasi siyempre nung bata pa ako, ang nakikita ko yung mga taong nakikipaglaban sa kalayaan natin, sa katotohanan, ngayon sila na yung gumagawa ng mga imbento. Yung mga statement nila noon, ngayon ay kabaligtaran na ng kanilang mga sinasabi. So, kaya ang mga kabataan nalilito, naguguluhan sa kanilang mga ginagawang desisyon. Pero naman po, mas panindigan natin at huwag tayong matakot magsalita ng katotohanan kesa ang gumawa ng kasinungalingan. Muli po, mula dito sa Banawe, isang magandang araw po sa inyong lahat.